Alright, positive day believers, this is Dr. Gigi D. Sunga from Mike and Change Project. Yeah, so wala tayo ngayon shades, wala tayo salamin. Hindi ko sila makita. Anyway, so it's Saturday believers, ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. God bless to all of us. Doon sa mga first time lang po tayong makita sa YouTube, thank you very much at natagpuan niyo po ako. Doon naman sa mga believers natin, ha? Lagi-lagi tayo napapanood. Maraming salamat. Hindi lang dito sa Bataan, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Lagi ko sinasabi sa United States, hello Mam Baribi, hello Ati Dev. Ayan, at sa mga churchmate natin na nanonood ng aking YouTube at yung mga, you know, mga nasa Dubai, nasa Saudi, ayan. Magandang umaga po sa inyo. And i-announce ko na siguro bago tayo magtuloy-tuloy. If you need a speaker for a seminar, for students, teachers, parents, and companies team building, yeah, just call me. Yeah, 0939-5254-311. And if you want my book na panregalo, ayan, asan ba yung libro natin? Pakita ko lang. Kasi kahapon, may bumili na po nito. Ayan, ang layo ng nilakbay ko. Ito po yung aking vlog area. Live tayo kaya. Ayan. So, ito po yung aking books. Ayan, so, alright. So, tatlo po yan, ito. For only 790 pesos, meron ka ng tatlong books. Yan, pwede mong panregalo ngayong Christmas sa sarili mo, sa iyong mga, you know, mahal sa buhay, sa kapitbahay mo na close friend mo, sa iyong best friend, at sa iyong mga, sa iyong notebook ko na yun, sa best friend mo, kaya sa iyong boss, ayan, pwede mo yan panregalo ang aking libro. Alright? So it's Saturday, karamihan sa Sabado natin, na-spend siya ng wala lang. Na ordinary. Halimbawa, ganito, pakita ko sa inyo, ha. May mga na-spend kasi tayong Saturday that it doesn't increase to our finances. Ayan. Ibang busy tayo. Ayan, busy tayo pero hindi po nag-i-increase yung ating finances. Walang nababago sa ating economic status, sabi nga nila, di ba? Because we're doing things, ordinary things that doesn't increase our finances because you know, wala siyang wala pa yung na-acquire ng two things, hindi ng new things, hindi na challenge yung ating isipan. Okay, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito ito si Epoy. Asa si Epoy? Poy. Ayan si Jefferson. Mga ordinary makikita natin sa isang bahay pag Sabado, naglilinis ng mga electric pa, tama? Tama naman po yan, walang masama. Pero pagkari mo maglinis, dapat may iba ka pang gawin, di ba? So, halimbawa, yan, yung aking nanay, nagtetext siya maghapon. Asama si nanay. Ayan sila, oh, maglola. Nangangarap sila eh, meron sila mga ginagawa. At pansa kong kasama dito sa bahay, yan si Neng. Neng, halika. Pinapakita natin, mga bagay na ayan, naglampaso na yan, naggugas na ng plato. Tama po lahat yan, ha, mga delivers, ha. Huwag yung sinasabi na inaano ko yan. Anong sabi doon? Hindi ko sinusuportahan. Sinusuportahan natin yan. Napakaganda po yan. Kasi kung wala yung mga ganyan, mananatiling, you know, makalat ang ating bahay. Pero sinasabi ko po, this Saturday morning, yan. Nang ba inumin? Ba't kaya madali na po ako hingalin? Kasi siguro may edad na po tayo, no? So, sinasabi ko po ngayong umaga na to, Saturday morning, ayan, liwanag ng ating ano, sarap mag-vlog. Ang sinasabi po natin, after doing all your household chores, yan, pagkatapos mong magwalis, maglinis ng electric pan, poy, yan, maglampaso, neng-neng, saka nanay, mag-text. So, ano pa yung dapat mong gawin to increase your income? Ayan. Siguro mga 2 hours lang yung mga ganyan, linis-linis. 2 hours lang kasi kakalat din yan maya-maya eh. So, 2 hours, tama ba rin? Kumakalat din, no? No? Yan, so inom muna tayo. Thank you very much. Ito mga pamangkin ko. Masipa kaya si Neng-Neng. May boyfriend nga lang. Bye. Thank you. Alright, so ganito po ah. Sige, mag-serious na po tayo sa ating topic. Hindi po masama na magawa tayo. Siguro mga 2 hours yan. Or half day. Linisin natin. Kasi passion din natin yan eh. Ako, there was a time nga sa buhay ko na yung 2 hours ko, nag-aasarol ako ng mga lupa doon sa tabi nila ni Ma'am Marivi. Nagtatanim tayo doon. You know, nag-garden tayo every Saturday. I'm so very excited every Saturday
kasi magagawa ko yung gusto kong gawin. So, wala po tayong problema dyan, mga G-Livers. Okay, tuloy nyo lang yan. So, tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Pero ganito, may reminder ako. Kasi sabi nga, sa bawat buhay natin, dapat may nababago. May isang bagay na nababago sa buhay natin. And we are increasing our capacity to serve people and our capacity to serve the Lord, di ba? So, dapat may dalawang bagay na yan, nababago yan, nag-i-increase ng level. At paano po mag-i-increase ng level? Of course, we should be equipped. Dapat meron po tayong capacity. And one of the capacity is meron tayong mga resources. That is to increase your income. So, ano po ba yung mga opportunity this Saturday na magkakaroon tayo ng chance na mag-increase ang ating income? Yan. So, eto na. I have 8 in my list, yan, na mga bagay na dapat gawin mo ngayon, Neng, ngayong Sabado, para magkaroon ka ng chance or opportunities to increase your income. Ayan, ma'am, di ba't pa pa na-income ang yung, ano, ang yung topic? Kasi nasa financial tips tayo at yan ang advocacy natin sa aking YouTube channel. Huwag po natin kalimutan yan, ha? Okay, number 1, alright? Dapat mong ginagawa, you attend gatherings. Ayan. So, umattend ka ng mga gatherings ng family, ng school, o ng mga association nyo. Kung may invitation, go for that. Kung may birthday, kung may debut, ano pa, kung may kasalan, kung merong house blessing, kung may dedication, you go for it. Why? Because doon sa pag-attend mo ng mga gatherings, ang dami mong mamimit na tao. Tama? So, pag nakamit ka ng tao, naipagkwentuhan ka, nai-stimulate yung brain mo. So, ito lang advice natin ha, doon sa mga umate naman ng mga gatherings, wala namang gustong kausap. Yung kasama niya rin, sila din nag-usap, hanggang dalawang oras, nandun sila sa sulok, sila nagkukwentuhan. Huwag naman ganon. It's, you know, it's time to meet new people, it's time to talk to new people. Pag may naipag-usap sa'yo, magtanong ka na, samantalay mo, what are you doing? So, paano nangyari sa iyo, what happened in Manila, what happened, you know, anong nangyari. So habang nagkukwento ang tao, tandaan niyo, lahat ng tao may istorya. Lahat ng tao, believers, listen, may story of success. Like kanina, may nakita ako sa FB, kakwento ako si nanay ko, meron tatlong bata na dati natira dito sa amin, so ngayon mga professional na sila, very successful ang buhay. You know what? Parang isang araw gusto ko makipagkwentuhan sa kanila. I want to know their story of success. Di ba? So, bawat tao, pag nakita mo, pag nakausap mo, ano kung nangyari sa kanya? Ano mga naging secret niya para siya maging successful? So, you can only know that if you will be attending sa gatherings ng family, gatherings, you know, ng iyong mga kakilala o ng iyong community. Di ba? Di ba, minsan sa mga subdivision, may mga meeting yan, may mga general assembly, try to join. Di ba? Alright, second. You attend meetings. Ayan. So, wag na inis sa mga meetings. Meeting ng barangay, meeting ng city hall, meeting ng mga senior citizen, meeting ng mga ka-age bracket mo, meeting ng mga teenagers. So, lahat ng klase ng meeting, attendan mo. Kasi nga, pag nag-meeting kayo, di ba, meron kayong presider. Misan yung presider nyo, nagkukwento siya ng mga buhay niya. Diba? Yung katabi mo mismo sa meeting, nagkukwento siya ng mga nangyari sa buhay niya. Yung agenda nyo sa meeting, merong magandang topic, you get it, absorb it, you write it. At pagdating mo sa bahay, try to reflect on at tingnan mo kung anong pwedeng gawin sa buhay mo. Diba? Alright, so tingnan rin ako kasi may meeting. Like kayo, may ka-meeting ako 9 a.m. at tapusin lang natin to. Alright, third is attend seminar. Yeah. Ang dami seminar pag Saturday, so try to attend. Minsan, may bayad nga lang, 500, 300, never mind. Kasi, di ba lagi sinasabi, sometimes it takes one seminar to change your life. Ulitin natin, sometimes it takes one seminar to change your life. Di ba kagaya ng senior ni Chinky Tan, umattend siya one time ng seminar ni Zig Ziglar when he went here, nagbayad siya, but after that, big change, you know, happened in his life. Alright? So, ano yung mga seminars na lagi kayo may invitation but you don't want to attend kasi may gastos? So, ganun talaga. Lahat ng success, tanda natin, delivers. Lahat ng mga bago sa buhay natin, mga success sa buhay natin, may price po yan. Meron tayong binabayaran, okay? Walang murang learning. So, may bayad po lahat. Next ay, yan, laktawan na natin. Yung isa. Next is, read books. Diba? So, magbasa po tayo ng mga books. Magkano ba yung mga books? Merong, you know, when I attended a book fair, lahat ng book, 100, sinamantal ako, I bought more than 10 books. Napakalaga. Because books, you know, are written by people na merong mga pinagdaanan.
when I wrote my first book, lahat na yan, 50% pinagdaanan ko ng how I became, you know, successful, paano ba ako naging speaker, lahat na yan, paano nabago yung buhay ko, nandyan yan. So, pag nagbasa ka po ng libro, ang makikita mo dyan, hindi pwedeng walang experience yung author ng mga tips paano nabago yung mga buhay nila. And second, mga illustrations, mga inspiring stories, stories of other people na nilalagay nila dyan that can help other people, that can help you. Makikita yung mga istorya na pwede natin gawin, possible pala yun. Possible pala na even I failed many times, pwede pa akong bumangon. Possible pala that you know, I can be rich kahit na mababa ang aking mga grades. Di ba kagabi, topic natin, your grades doesn't define you, di ba? O mapabasa mo sa mga books na possible pala na kahit malungkot ang aking past, ang aking nakaraan, I can be happy. I can be happy today. I can be happy tomorrow. And if you are happy, you will have positive mindset and that will give you an opportunity to be successful and to be rich. Alright? So, binanggit ko rin kagabi sa ating vlog doon sa mga nakapanood, your past ends yesterday and your past doesn't define you. Alright? So, yan. Let's read more books. Ang dami natin matutunan sa mga books. For only 200 pesos, baka yung buhay natin mabago in just one book. Mabago sa... Because you read one book, you were inspired by one story na pwede mo rin i-share sa other people. Alright? And next is, watch TV. Yan. Marami kasi yung tao sabi nila, huwag ka na manood ng TV. It's just, you know, it's just wasting your time. So, I suggest siguro, depende sa panonood natin TV. Like, you watch On The Money, you watch Boardroom, you know, ang dami mga movies, ang dami mga series sa television na pwede natin, you know, panoorin that can, you know, that can stimulate your brain at misa sasabihin mo, pwede ko palang gawin to. Like when I watched ANC, nalimutan ko lang yung pangalan niya, he became millionaire at age of, I think, 24. Saan niya galing ang pera niya? Ba't siya naging millionaire? You know? Kasi college pa lang siya, nag-work na siya, and nagkaroon siya ng full-time job, then nagkaroon siya ng mga side jobs. So, hindi siya umalis sa full-time job niya, hanggang ngayon, millionaire na siya. Diba? So, yung mga inspiring stories, kasi minsan sinasabi nila, huwag ka nang mag-empleyado kasi walang mangyayari sa buhay mo. You know, sometimes it's just a matter of strategy, diba? Okay, so, yun, you watch TV that, you know, kahit yung mga English movies that can, you know, stimulate your brain, The Pursuit of Happiness is a great one, diba? Ang dami nating lessons na mapupulot. Mga true-to-life stories na ipinapalabas sa TV. Okay? And, next, ayan. So, you watch YouTube, ayan. Ano lang, mga 10 minutes or 20 minutes, ang dami mong matututunan. Like kagabi, because it's Friday night kagabi, talaga, ang pag-Friday kasi nag-extend ako ng learning time natin. Diba sinasabi ko, believers, meron tayong mga learning time. So, nag-extend ako kagabi. Medyo tumagal ako sa panonood YouTube. And there's one video that changed my mindset, that changed my paradigm from Dan Locke ata, yeah, yung pangalan niya. Ang ganda nung sinabi niya, kasi ako, advocate ako ng passive income eh. Pero because of what I watched last night, parang gusto ko na sa leverage. Yeah. So maganda, misan, mamaya siguro, mamaya gabi, topic natin yon. Why leveraging is better than passive income, mamaya. So, if I did not watch that, so hindi ko malalaman, mananatili akong nagpo-promote sa tao ng passive income na hindi pala yun ang the best. Hindi pala yung the best strategy to be more rich or to earn more money. Alright? And next is, yan. So, hindi natin masyadong mabasa. Wala tayong salamin. Anong ibig sabihin nito ni? Ayan. So, you. Isulat ko minsan, hindi ko maintindihan. Ang last ay, you visit high-end places. Hindi naman sobrang high-end, pero doon sa lugar mo, yung pinaka-sikat o yung pinaka-pinupuntahan ng mga successful people, you try to go there. For example, sa place mo, pinaka-high-end coffee shop dyan, ay Starbucks, you go there. Kung binery, binery. Kung Plaza Brew, Plaza Brew. Hello, lahat na yan. Napro na interview na natin yan, di ba? So, yeah. So, if you want to, you know,
Kasi pag nagpunta ka dyan, there are people na, yan, na po, na magnanay na. Yan, there are people, there are rich people na nagpupunta dyan. So try to observe ano ba yung ginagawa nila. Makikita mo that kahit yung pagko-coffee pala nila, very passionate sila. Ginagawa pala nilang meeting place yan. Nagsusulat pala sila dyan. Nagtatype pala sila ng business plan nila. So ikaw din pala kasi sometimes you just drink coffee for nothing. You drink coffee for something. Okay? You drink coffee because you want to brainstorm, because you want to plan something, you want to do something different, you want to meet new people. Okay? So yun yung purpose niyan. So you visit high-end places in your community. Pwede mong pag-ipunan yan once a month, diba? So makakapag-observe ka naman and your brain will be stimulated. Baka one day magaya mo yan and will give you an opportunity to earn more money. Alright? So deliver sa yan yung ating mga simple tips this Saturday na pwede mong gawin. Ayan. So, ano pa hinihintay mo? Tapusin mo na yung paglalaba mo, tapusin mo na yung paglilinis mo na electric pan po. Yan. Neng, tapusin mo na yung paglalampaso mo at nanay ko, tapusin mo na yan. Pagtitest mo. And let's do these 8 things para magkaroon tayo ng different opportunity to be rich and to increase our income. Thank you very much, Jilliver. So, ulitin natin. Mag-subscribe ka na sa akin YouTube channel. And if you need a speaker for a seminar for students, teachers, parents, and companies team building, if you want me to talk about your finances sa inyong office, yeah, just call me 0939-525-4311. Okay, tara na. Late na ako sa aking meeting. Let's go!